Good day sa inyong lahat, guys. Ngayon ay gagawa tayo ng beer pilsen money cake. Makikita nyo kung paano paggawa ng barrel, kung paano ilagay ang money sa loob ng cake. Gagamit tayo ng 6x2 na chocolate moist, pero yung isa is 7x3, so ititrim na lang natin later. Habang nasa ref ang ating cake, ayusin natin yung mga pera na ilalagay natin sa loob. Kailangan natin yung dowel na malaki. Yan ang pag-grorula natin ng ating pera. Kailangan natin ng tape. Yung plastic, ipapasok natin isa-isa ang pera. Ang size niya ay 10x3 na bibili yan sa mga baking store. Iisa-isahin po nating ilagay sa loob ng plastic ang pera para hindi mabasa at for hygiene na din para hindi dumikit sa ating cake. Bago natin i-roll, kailangan dikit natin sila ng isa-isa. Iro-roll na natin yung pera, so be sure na dikit-dikit siya. Ayan, tignan nyo may natanggal. So be careful. Kailangan baliktaran yung paglagay ng tape. Bago natin ilagay ang pera, kailangan sukatin natin kung gaano kalaki ang bubutasan natin doon sa cake. Kailangan sakto lang sa laki ng nakaroll nating pera. Thank you.
Nagagamit tayo ng barbecue stick. Isusukat natin yung kung gaano kahaba na saktong-sakto lang sa cake. Walang lalabas na barbecue stick. Palulusutin natin yung barbecue stick, lusot doon sa bubble straw, then lusot sa kabila pero hindi tatagos yung barbecue stick, kaya ikakat nyo ng sakto sa size. Ayan, be sure na iikot yung ating niroll na pera. Kinukuha ko yung pinaka-end nung ating plastic kasi ilalabas natin yon. Yun ang pagkakabitan natin ng hahataki ng my birthday. Ibabalik natin yung inislice natin na cake pero babawasan natin ng konti para hindi siya nakaumbok. Six inches na board, ikakat natin sa fondant para ilagay natin sa top ng ating cake. Cut strips of same sizes para naman sa sides ng ating cake. Yun ang gagawin natin na wood effect. Para sa wood effect, gagamit lang tayo ng matalas or guguhitan lang natin yung strips in random para lumabas siya na parang kahoy. Dry muna natin ng konti yung ating mga strips na ginamit. Ngayon ay guguhitan ko yung pinaglagyan natin ng pera. Ilalabas natin yung dulo ng plastic galing doon sa ilalim. Ilalabas natin sa fondant. Ganyan. Kinukuha ko yung plastic parang nag-oopera lang.
Sa pag-paint, gumamit ako ng gin at saka yung food color na brown. Nilagyan ko siya ng konting gin. Hinalo ko din, makikita nyo. Kinakalat ko lang yung dark at saka yung light na brown. Ito na po ang finished product. Ang beer po ay tunay. Tinanggalan lang natin ang laman. Ayan po. Maraming salamat at comment na lang po kayo sa baba. Bye! See you again!